Sumagot ka. Sumagot ka. Kausapin mo ko. Alam kong naririnig mo ko. Alam kong nandyan ka. Magpakita ka. Kausapin mo ko. Bumalik ka. Pakiusap. Bumalik ka. Anita? Anita! Anong nangyari? Sandali, sandali. Ito. Parehong panaginip? Oo. Malapit na. Ang ano? Lapit na sila dumating. Nakita ko na. So, what do you think? Okay naman. Hindi mo feel? Sabi ko, okay naman. Sabi mo okay kasi ako nag-style. Teka, saan ka? Ba't parang ang ingay dyan? Tutorial. Oh. Ano tong news kay Lizzie? Dire-date daw niya yung bagong leading man niya. Ano ka ba? Hindi yun papatos sa kapo Starlet. And I'm sure hindi niya ipagpapalit yung mayaman niyang boyfriends. Up and coming lang. Pea, magkikita ba tayo later? Text or Viber. Tanungin mo na rin kaya si Starlet. Okay. Six, can you, ano, fix my contour? Kulang pa siya eh. Dagdagan mo. So, hindi totoo na dinedate mo si Montenegro? Aba, naniniwala ka ba naman sa mga binabasa mo sa internet? Gimmick lang yun, pang-promo ng mga movies namin. Anong sabi ng boyfriend mo? Bea, tingin mo, magpapa-affect ang boyfriend ko sa mga kachipang promo na yan? And sa totoo lang ha, hindi ko siya matake. Kaya lang naman naging sikat yung Montenegro na yan kasi jowa ng mga bading na executives. Okay. Hello, Winnie. Pabalik na ako ng office. Bakit? Miss B, tumawag po ang mami niyo dito sa landline sa office. From Boston? Ba't hindi niya ako tinawagan sa phone? Hiro po mga connect sa inyo. Baka raw po kayong pwedeng tumawag sa kanya. Urgent raw po. Okay, sige, sige. So, nag-inherit ka ng bahay sa Batangas? No, hindi bahay. Mga gamit lang. Kasi namatay yung grand aunt ko, so may mga pinamana sa mami ko, na yung pinapakuha sa akin. Like what raw? Actually, hindi ko alam. Hindi naman ako close sa family ng mami ko eh. Her great-grandfather used to be in politics. Ang lolo ko, si Santiago Carbonell. So, kailan tayo pupunta ng Batangas? Sama kami! Sasama na rin kami ni Andre. Diba? Parang out-of-town adventure. Batangas lang yun, ha? Adventure na yun? Yeah! Malay mo, baka kung anong hidden family treasure pinamana sa'yo. Kayo! Kung gusto nyo, kayo bahala. Sino lang nakatira sa lumang bahay ng lola mo? Wala na yata. Kasi isa na lang sa mga grand uncles and aunties ko ang buhay. Si Lolo Budoy na lang. Hindi pa sila magkasundo ng Lola Mili ko.
Masyadong madrama ang pamilya ng mommy ko. Ganyan naman yung mga sobrang yaman, di ba? May sayad. Here na. Magandang araw po sa inyo. Hello po. Kamusta na po yung mama niyo? Mabuti naman po, Mang Simeon. Nung isang araw, po pa kayo hinihintay. Ah, talaga po ba? Po. Tayo na po. Okay. Okay po. Weird, ah. Ikaw na. Okay, okay. Ingat ka, ah. Bea, bakit di mo sinabi na ganito pala kayaman yung family mo? Hindi sa amin to. Sa family to ng mom ko. Sana po yung ibang furniture? Ah, inareglo na ho ni Attorney Versosa. Binabenta na ho ni Senyorito Ramon. Binenta na lahat? Ay, yun ho ang gusto ng pamilya. What about this house? For sale na rin? Opo. Inabisuhan kami na oras na maibenta ito, binibigyan kami ng isang buwan at kalahating palugit para makahanap ng malilipatan. Sino pa ba ang nakatara dito maliban sa inyo, Mang Simeon? Ako lang mag-isa. Di ba kayo natatakot? Ineng, buong buhay ko dito ako nakatira. Natatakot pa ba ako? Tayong amay ko, tsaka yung inay ko, na nilbihan sa mga karbonel. Ako na yung huli. Lisette, saan ka pupunta? Tingnan ko lang yung rooms. Ganda kasi. Mag-ingat ka dyan. Oh, may mumu dyan. Mumu? Ang tagal ko hindi narinig ang word na yan, ah. O, di ba? Hipster na hipster. Ano yun? Alin? You heard that? Baka may tao sa taas. Diba sabi ng caretaker, mag-isa lang siya dito? Oh, saan ka pupunta? Hello? Akala ko ba may tao? You saw that? Alin? Eh, bakit ka lumingon? Hello? Lumingon ka eh. Asan yung tao? Doon, no? Paano may tao eh? Naka-close yung door. Ano yun? Tinatakot mo na ako, ah. Wawa, umagang-umaga, natatakot ka. Arte mo. Anong ginagawa niyo rito? Kanina pa namin kayo hinahanap. Umakyat lang pala kayo. Etong si Chelsea, gusto mag-explore ng bahay. Ang ganda kasi ng room. Tinan mo, ang laki-laki niya. Pero wala naman laman. Ito yung dating silid ni Senyorito Budoy at ng kanyang asawa. Halika mag-Instagram tayo. Diba naman dito? Oh, sige na, please. I just have a few postings today. Baka mamaya magtaka na yung mga followers ko. Sige na, come on.
Bigyan mo na. Okay, yeah, okay, come on, okay. Faster. Wait. Can you take the photo? Mas mahaba kasi yung arms mo eh. Sige na, please. Fine, fine. Okay, okay. Ayan. Para vintage yung photo, right? Okay. O, ayan. Yay, thank you. Okay na, happy ka na. Okay na, let's go. Tara, baba na tayo. Doon na si Bea. Tara. Let's go. Chels. Sige, wait lang. I'll just post this. Magandang gawing rest house to eh. Ang luma ng bahay nito, ano? Galing yung dalawa. Ay, Mang Simeon! Ho? Oh. Saan na po pala yung pinapakuha ng mommy ko? Sa inyo daw po kasi iniwan. Ah, nandun po sa kwartong yun. Pero kakailanganin ko ang tulong niyo kasi may kabigatan siya. Huh? Ah... Oh. Ilang count ba yun? Nakakandado ang pinto. Mahirap na alam niyo. Kukunin ko yung flashlight. Ah, okay na po, Mang Simeon. Meron kami yung flashlight. Sandali lang. Ito. Ito. At yun. Yan yung mga kahon na iniwan para sa inyo. Mang Simeon, kaming bahala. Kaya na namin ito. Mang Simeon, ano daw po laman ng mga kahon? Alam nyo, hindi ko alam. Pero ang alam ko po, bago mamatay si Senyora Milagrin, pinahanda niya yan at ibigay daw sa nanay mo. Iuuwi ba natin lahat ng mga kahon na yan? Malapit na! Ha? Hindi kita maintindihan. Mauna na ho kami, Mang Simeon. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Ma'am Bea. Si Senyorito Budoy po, dadaanan niyo po ba? Ah, hindi na ho, Mang Simeon, kasi baka malate kami, tapos matraffic pa kami sa highway. Kamusta na pong lolo? Wala po akong balita. Baka ganun pa rin. Sige ho, mauna na po ako. Chell! What? Ano daw yung pinost mo sa Instagram, ha? Bakit? Baka nagtatext sa akin yung handler ko. Ano daw ba yung pinost mo? Ha? Bakit ganyan yung picture? Oh my gosh, hindi naman ganito nung pinost ko to, ah. Ganyan yung kamayan. Tara, bilis, bilis. Kaya? Bigat, ha? Bigat? Bigat? Andre, nalang lang, ha? Wait. Mabigat ba? Yes, kaya. I can't see anything. Ay, kapahala. Ito lang yung wasabi. Nasa loob na kasi ng sushi yung wasabi. Hindi. Gusto ko maraming wasabi. Gusto mo yung brain rush. Gusto mo yung pag mawawala yung sinusitis mo pag tira mo yung wasabi. Hindi na wasabi ang kailangan mo eh. Dangerous drug ang tamang doon. Exactly. Nabuksan mo na ba yung boxes? Okay. Pagod na ako. Yeah. So nagpunta tayo all the way to Batangas tapos hindi mo na pala bubuksan yung boxes? Hello, Karen. What's up? Paano yung pictorial bukas? Okay na ba? Ate? Bukas. Kaya bukas.
No. I don't think makakapull out pa ako ng dresses dun sa store. O sige, sige, sige. Bahala ka na dyan, ha? Ikaw na yan. Okay, bye. Good night. Tess. Po. Bakit? Eh, akala ko po kasi tinawag niyo ako eh. Kaya po ako umakyat. Ha? Tsaka, narinig ko po kayo may kausap. Sige na, matulog ka na. Sige po, ate. Good night. Tulog ka na rin. Amin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nagsalangit. Bigyan niyo po kami ng kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. I want to talk about my personal life. And I feel like sa akin lang yun. Pero totoo naman na kayo par ng non-showbiz boyfriend mo. Kaya talaga? Eh, kamusta naman kayo ng mga BFFs mo? We're good. We're together, just
3 days ago? The Instagrams, right? Of course. So, sina Bea at Chelsea, may plans din bang mag-showbiz? No way. Ako lang naman ang may dugong showbiz sa aming tatlo. And remember, my lola was a beauty queen. Oh, Rebecca Carrillo. Yes. Guys, enjoy na ha. I'm just gonna go to my friends and my boyfriend. Bye! Oh, may na. Hi! Hey! Kumusta? I'm good. Okay naman. Let's take a selfie! Selfie daw, guys. Selfie daw. Guys, I love taking that. Okay. Yeah, it's for my followers. Wow! Yay! Galing ka ng work! Shot! Oh my God! Where'd you get that? Dun sa mga lumang kahon na kinuha natin sa Batangas. Really? Yeah. So, nabuksan mo na yung mga hidden treasures mo? Teka. Niwanan ka ba ng millions ng lola mo? No, hindi. Mga lumang scrapbooks, mga ganun. Scrapbook? Like newspaper clippings? Yeah, meron mga magazine ganun. Huh? About this girl, Sabrina Villafuerte. Sino yun? Hindi ko alam. Why would your grandmother leave you a box of clippings of a person na hindi mo kilala? Hindi ko talaga alam, pero I think artista siya. So, pareho kay ni Lizette. Grandmother mo, artista rin? No, hindi ko siya lola. Eh, sino siya? I don't know, may-ari nito. Matagal pa ba tayo? Huh? Eh, ikaw. You want to hang out here pa ba? I'm bored na. Bored na. Alam ko na, guys. Punta na lang tayo sa place mo. Anong gagawin natin sa place ko? Kung di mo siya lola, sino siya? Ang dami-dami niyang pictures. Look, Lizzie, oh, artista. Who's this guy naman? Ito ang lolo mo, Doy ko. May picture sila together ni Safina. Baka siya yung wife ng lolo mo, Doy mo. Hindi. Sa pagkakaalam ko, hindi artista naging asawa ng lolo ko. Ano yung laman ng ibang kahon? Baka doon pwede pa natin malaman. Wedding veil? Kasama dyan yan. Asan yung wedding dress? Wala. Oh my God. I know. Ang freaky, di ba? Kanino to? Hindi ko alam. Basta nandyan lang talaga. Oh, hindi naman hinahanap niyo dyan. Look. Yan? Yan ang pinamana sa'yo ng lola mo? Sino ba may-ari nito, lola mo? Tsaka bakit kasama ng wedding veil at pangkasal? Sa lola mo rin namatay yun? No. Matandang dalaga ang lola mili ko. Wait. Asan yung marker? Hindi mo hinahawakan para gumalaw sa letters. Bakit mo hinahanap? Tara, lagayin natin. Okay ka lang. Seryoso ka talaga. Bakit? Natatakot ka? Banunan ka ba gumamit yan? Oo naman. Ako nito sa mga movies, no? Naniniwala ka. Kaya nga, let's try. Okay, let's! So, ano na gagawin natin? Ewan. I think dapat nakapatong yung mga kamay natin sa taas ng glass. Our hands. Or, wait, I think our fingers? Ano ba talaga? Hands or fingers? Oo, fingers. Fingers. I think dapat nasa center ng board yung glass, right? God, this is so stupid. Concentrate na lang. Concentrate? On what? Basta, concentrate. Arte-arte. Dapat yata naka-close yung eyes natin. Wow, parang sobrang expert ka na, Chelsea, ah. Sabay kasi kami nanood ng movie ni Lizette. Close your eyes na.
concentrate. Diyan ka na ba? May spirit na ba kaming kasama? Sino tumulak ng baso? Wala. May spirit na ba kaming kasama ngayon? Sino ka? Magpakilala ka. Ako? Who are you? What's your name? Sino ka? What's your name? Sabrina? Pinapasok nila. Hindi nila alam ang ginawa nila. Oh, ano? Any more of your brilliant ideas? Pwede ba? Tama na. Drug, I wanna go home. Sigurado kayo, okay kayo? Ako, okay lang ako. Ewan ko lang sa kanila. Anong ginagawa mo dyan? Enzo. Please, ayoko na yan dito sa bahay ko. Kayo nang bahala. Kahit anong gawin niyo dyan, bahala na kayo. Huh? Hey, listen. Let's just forget about this. Let's not talk about this to anybody else. Sino naman maniniwala sa... Kaya nga, this never happened. This never happened. Let's go. Tiga lang. Tara, set up time.
Tess? Ate, tulog na po ako. Okay, good night. Silang hanapin. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan. Sino? Saan? Basta mahanap natin sila. Anita, di ba nangako ka? Nangako ka ni... Hindi nila ako pinatatahimik. Kasi tinatawag mo sila. Kasi hinahanap mo sila eh. Hindi ko sila tinatawag. Umalapit sila sa akin. Kailangan natin mahanap ang mga babae. Anita, paano nga natin sila mahanap kung di natin sila kakilala? Sandali. Okay, Nolan. Tumingin ka sa paligid. Andito ang isa sa kanila. Saan? Sino? Andito siya. Babae. Nita, ang daming tao eh. Nakatingin siya sa atin. Babae. Nita, wala naman nakatingin sa atin eh. Sigurado ka? Tingin ka pa, kuya. Oo, wala. Tara na. Uy, Chow! Una na ako, ah. Okay, okay, sir. Sige, sige. Thank you. Ingat. Sige. Uy! Ah, yung phone mo. Ay. Sino yan? Si Chelsea? Minamuhantar ka na naman. Yes, Chelsea. Uy, hello? Hello, Chel? Can you hear me? Yeah. Hello, Chel. Ang sama ng connection. Where are you? What do you mean, what's up? Hindi ba ikaw yung tumawag? Hindi ah. I'm pretty sure I just answered your call. Ang sama kasi ng connection eh. Dre, I just woke up. Tsaka halos hindi kaya ako nakatulog last night. Tsaka sobrang sakit ng katawan ko ngayon. Teka, are you sure hindi ikaw yung tumawag? Siguro naman, alam ko kung ako yung tumawag, diba? Okay, okay, chill. My bad, okay? Huwag kang high blood ka agad. What's up? May problema ba? Wala. Sagutin mo na. Oo nga. Oh, what now? Aha,
Hello? Nanako kayo. What? Who is this? Hello? Nanako kayo. Hello, Chell. Chell, hello. Re, what's wrong? Something wrong? Oh, your phone is ringing again. Sagutin mo? Yeah. Gabi. Hindi ba? You saw me get it from the car tapos tinapong ko sa basurahan. At sino yung nagsoli sa'yo? At paano niya nalaman kung saan ka nakatira? Kasing masasagot ko yung questions mo. Basta, nandito. Nandito na naman yung Ouija board ni Bea. Huwag kang magulo. Teka nga, ano ba? Nakita mo may kausap ako sa phone, di ba? Huwag kang magulo, okay? Okay, fine. Nagdadabog ka, bakla. Hindi. Jag, kung akala mo, nakikipagtawanan ako sa mga jokes mo, nagkakamali ka, ha? Anong joke? Ayaw ko kang maisip kung ano nangyari kagabi. Ako rin. Ako rin, hindi ako natutuwa. So, anong gusto mong gawin ko sa Ouija board? Malay ko. Anong malay mo? Eh, di sinabi ko malay ko. I don't know. Balik mo kay Bea. Total sa kanya naman yan. Sarakulo talaga itong babae na to. Anong tingin-tingin mo? Pwede ko na po ituloy ang trabaho ko. Baka nasa mood ka na magpa-makeup. Wanda, alam mo. Alam ko, maganda ako. Oh, maganda ka nga, pero kailangan pa rin magbayad para mahalin ka, no? Emily, yung water ko nga. Ma'am, nag-text uli ang mama niyo. Tinatanong kong dadaan daw kayo sa birthday party ng lola niyo sa Sunday. Ano pong meron ng Sunday? Pati nga ang schedule ko. Kukunin ko po sa tent. Madam, bakit? Wanda, nakita mo yun? Yung babae. Sinong babae? Yung nakaputi. Ha? Where? Paano ka sure? Gano'n mo siya katagal nakita? Hindi ba pinakita mo yung pictures, yung clippings sa magazines? Kaya sure ako na siya yung nakita ko sa set. Lizzie, look. 1965 pa yung pictures na yun. Bea, look. Why is she here? And who is she? And if that picture was taken 52 years ago, then she must be how old now? Bea. Sino si Sabrina? Hey, girl! Anong ginagawa mo dito? Oh my gosh, Ricky! Oh my! Dito ka ba nag-work? No, my husband's office upstairs. Sa 12th floor.
I just had to drop something to him kasi miniiwan siya sa bahay. Ah, okay, wait lang. Mag-selfie naman tayo para diba may mapost ako sa Instagram. Naku, I'm not worthy, ha? Hindi naman ako kasama sa Instaglams. Pa-Victoria ang arte mo, ha? Sige na, one photo lang. Sige na, I have to go na. I have to go to Green Hills pa kasi. And God knows how long it will take me to get there. Ay nako, good luck sa traffic, girl. Okay, take care. Sige, bye-bye. Bye. 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 Nice seeing you. Dumaan dito kayo sa Sir Jag. Oh, kasama si Lisette. Ay, hindi eh. Pero may iniwan lang siya. Ayun, oh. Yeah. I just get one beer. Okay. It is, but I haven't been there. Hey, brother. Hey, bro, what's up? What's up? I want you to meet my friend, Kina Enzo. Hi. Kina. My friend. Pleasure. Order again, bro. Kina is on beer. Where were we? Anyways. Mayroon na din yung owner yung bar, pero ay. Nakita niyo ba yung bata? Sinong bata? The little girl, yung may blood sa mukha. Sino yun? Ang nakita ko lang, si Sabrina Villafuerte. That's her. Chelsea. Oh my God. What? Ito yung bata. Kung minsan nagpaparamdam rin yung babaeng nakasuot ng white, sa kondo, parang palagi may nakatingin sa akin kahit saan. Sige. Just tell them na. What's happening? Sinabi niya, nangako tayong tutulungan sila. Ikaw ang nag-promise, Lisette, eh. Pero anong tulong kailangan nila sa atin? Wait, who the hell is Sabrina? Artista siya. Siya ang unang wife ng Lolo Budoy ko. Dati siyang artista. Isa siya sa pinakamagandang babae noong early to mid-1960s. Laman siya ng society columns. What happened to her? Nagpakamatay siya. Kailan ito nangyari? 1966. How old is she when she killed herself? 23. Nag-research ako. Famous si Sabrina nung time niya.
isa siyang popular model ng mga designers noon, kaya napakarami niyang photograph sa magazine. At lahat ng tao, kinumbinsi siya na mag-artista. Was she a big star? Hindi. Nag-asawa siya after ng isa o dalawang pelikula. Hindi siya nagbida. So she gave up showbiz para pakasalan ng lolo mo? 2 years lang silang kasal. Pagkatapos noon, pumunta ang Lolo Budoy ko sa States. Umuwi dito may iba ng asawa, si Lola Harriet, Phil-American. Bea, bakit nag-suicide si Sabrina? Walang nakakasiguro. Pero ang sabi nila, she died of a broken heart. Kung yun lang yung reason, bakit siya humingi ng tulong sa atin? So that's all you know about Sabrina Villafuerte? Wala nung ibang buhay aside from yung lolo na nagkakilala sa kanya? Meron. Kaibigan niya nag-aartista pa siya. Si Rebecca Carillo. Lola ko? Afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Good afternoon. Good afternoon, po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, po, sir. Elizabeth! Mamita! Ay, naku, hindi ka nagpunta sa birthday ko, ha? Naku, I'm so sa sorry. Sa TV na lang kita nakikita. Alam niyo naman ang schedule ko, Mamita. Mm-hmm. Ay, by the way, my friend, si Bea. Ay, of course, I know Bea. Lagi ko siya nababasa. Tita, my boyfriend, Enzo. Oh, hello, hello Enzo. Oh, pasok na tayo, pasok na. Ay, bakit naman interesado kayong bigla dito sa... Mm-hmm. Isang taong more than 50 years na siyang patay. Mm-hmm. Hindi ko nga inakala na may nakakaalala pa sa kanya. Pero hindi po ba, tita, kaibigan niyo po si Sabrina Villafuerte? Siguro, kaibigan na rin kasi magkakasama kami sa set. Sa isa o baka dalawang pelikula. At saka, kasama rin kami sa mga handaan o piyesta ng aming studio. So, tita, you did not know much about Sabrina Villafuerte? Alam mo, iba yung kapanahonan namin. Kontrolado lahat yan ng studio. Pero alam nyo, si Sabrina, ibang-iba siya. Kasi galing siya sa buena familia at isa siya sa pinakamagandang babae sa Maynila. Hindi na niya akala na maganda siya para pagkaguluhan siya ng mga lalaki. Pero ang totoo, ayaw niya talaga maging artista. Wala akong alam sa pag-aartista. Hindi ako marunong umarte. Matututunan mo rin yan. At saka gusto lang nila makita ang mukha mo, Sabrina. Baka naman kapag na-elect na muling congressman ang papa, maaari ka nang tumigil sa pag-aartista. Magbibigyan ko na sila. Para wala silang masabi sa akin. At isa pang rason kung bakit ayaw mag-artista si Sabrina, dahil meron na siyang ibang plano para sa buhay niya. Anong pong mga plano? Naghihintay lang siya ng tamang panahon para magpakasal sa kanyang nobyo. Si Budoy Carbonell? Of course not. Bago tumating si Budoy Carbonell sa buhay ni Sabrina, 3 taon na siyang magnobyo kay Vince Mortel. Hanggang kailan ba to? Alam ba nila yung plano natin magpakasal? Ang totoo yung mga pinagsasabi mo, puro kalokohan!
Vince! Hindi mangyayari yan! Hindi kayo pwede. Pero tutol na tutol ang mga Villafuerte sa mga plano ni Sabrina dahil iba ang kanilang mga plano para sa kanya. Naalala ko pa, nagtapat siya sa akin. Kinontrata ka na ba ni Mrs. Castillo? May offer. Pero ayokong pumirma. Bakit? Ayaw mo mag-artista? Hindi ko alam. Noong pa man, in love siya sa nobyo niyang nag-aaral ng abogasiya sa UP. Mamita, paano pumasok sa eksena yung lolo ni Bea? Elizabeth, kami rin nagkulat na ibang pakakasalan niya. Pero kung iisipin, hindi naman talaga nakapagtataka. Anak si Sabrina ng isang kongresista at mga negosyanteng nasa politika rin ang pamilya Carbonell. Laman ng lahat ng mga periodiko ang wedding ni na Sabrina at Budoy Carbonell. Bakit sa ibang lalaki siya nagpakasal? Malamang politika yon, kasi natalo ang ama ni Sabrina sa eleksyon. Ang sabi, malaki daw ang nagastos ng mga Carbonell sa kampanya. At si Sabrina? Ang sabi ay siyang ginawang pambayad ng utang ng mga Villafuerte sa Carbonell. At yung boyfriend niyang iniwan, yung law student? Hindi pa nakalipas ng 2 taon nang mapatay yung iniwan niyang nobyo. Nakipag-away sa isang kaibigan na law student din. Best friend niya. Nagbarilan ang magkaibigan. Yun ang rason kung bakit nagpakamatay si Sabrina. Yun ang sabi nila. Wala pa kasing isa't kalahating taon nang napatay ang dati niyang nobyo, nagpakamatay si Sabrina. Bang friend niya si Sabrina? Okay, magkakilala sila ng mamita. Nagkasama sa work, pero hindi pala sila close. Actually, may na-discover din ako eh. Parang may naalala kong kwento sa amin tungkol dyan sa mga Villafuerte. Ano yun? Magkakilala nga sila ng family ni... Oh, ano? Yung kinukwento mo, kilala mo yung... Lizette? Yung mga kasama mo sa room? Kasama saan? Nasa bedroom ka, di ba? Oo. Kasama mo ba si Jack? Wala. Bakit? Sino yung mga nasa likuran mo? Ha? Lizette, may mga tao. Diyan sa likuran mo. Gaga ka, Chelsea. Huwag mo ako binibiro ng ganyan. Ako lang mag-isa dito sa room. Lizette, lumingon ka. Lumingon ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Ako lang mag-isa dito sa room. Tinatakot mo lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Para nakita ka ng multo. Panaghahaponan. Kuya, kailangan natin silang hanapin.
Hindi nila alam kung anong ginawa nila. Binuksan nila ang pintuan. Hindi nila isinara. Kaya pinapaligiran sila. Ang lahat ng kaluluwang pinakawalan nila. Ang mga hindi matahimik na kaluluwa na gustong bumalik sa lupa. Saan, Anita? Nandito sila. Ang dami-dami nila. Hello? Good morning. Is this the Camarillo residence? Opo. Sino po yung nahanap nyo? Andiyan ho ba si Mary Ann Camarillo? Po, 3 years na pong namatay si Ma'am Mary Ann. Gusto niyo pong kausapin ang anak niya? Yes, please. Sir, coffee. Salamat. I barely know my tita Sabrina. Kasi nga, when I was born, wala na siya. Did your mother tell you anything about her? Like what? Kung bakit siya nag-suicide. Pati ba naman yun? Gusto niyo pang malaman? Do you remember anything na sinabi ng mother mo about Sabrina's death? All I know is, until the day my mother died, masama ang loob ni Mama sa pagkamatay ng ate niya. She loved her very, very much. She idolized her. She left my lolo and lola after her sister died. Kahit nung namatay na ang lolo at lola, hindi siya pumunta sa Burol. Hindi rin siya nakipaglibing. Her relatives were so mad at her. Pero wala siyang pakialam. She can never forgive them for what they did to her older sister. Papa! Kausapin mo lang ang ate Sabrina! Hirap na siya! Tama na! Wala na kong panahon makinig sa inyong mga bulanas! Istupid na! Yeah! Papa! Kahit nung iniwan na siya ng lolo at lola, ang mama ko lang ang hindi umiwan sa kanya. And even if they say that she was the most beautiful woman of her time, her name is now forgotten. Wala nang nakakaalala ng kwento niya. Everyone has his own version of the story. If anyone knows the real story, then it's your lolo. They met Sabina was forced to marry. Hello, good morning po. Hello, good morning. May speak to Tita Irene, please. Sino po sila? Si Bea to, pakisabi yung pamangkin niya, anak ni Stella. Sandali lang po. Hello, who's this, please? Hi, Tita Irene. Yes? I don't know if you still remember me. Ako po si Bea. Bea Crisostomo, daughter of Stella. Why would you want to talk to Papa? Tita, kasi yung magazine po namin gusto mag-feature ng issue about most beautiful women. Okay, tapos? Gusto ko po ma-interview si Lolo tungkol kay Sabrina Villafuerte. Hindi po ba siya ang first wife ni Lolo? Bea, kahit noong araw, ayaw ng pag-usapan ng Papa ang tungkol sa kanyang first wife. Bakit po hindi? Hindi ko alam. Kaya nga po sana ma-interview ko si Lolo personally. Bea, in case hindi mo pa alam, I haven't talked to my father for 12 years. I don't want to have anything to do with that man. Sino sila? Ako po pala si Bea Crisostomo. Apo po ako ni Lolo Budoy. Gusto ko po sana siyang makausap.
Masama ang katawan ni Sir. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Sandali lang ho. May tatanong lang ho kami. Hindi nga pwedeng kausapin eh. Masama ang katawan. Actually, si Tita Irene na po nagsabi sa amin na pwede daw po makausap ang papa niya dahil... Paano nga makakausap? Eh, baldado yung matanda. Nung isang linggo pa, hindi nawawala ang lagnat niya. Baka nga ibalik namin sa ospital eh. Yan, nasabihin mo sa anak niya. What was that about? Ibabalik ko na po kayo sa kama niyo. Mayana. Halika na po. Mayana. Tama na po yan. Mayana. Tama na po. Mayana. Tama yan. Oh! Sinabi ng tama na eh! Are. Ano? Papalag ka? Ito na. Ito na. At ngayon, para sa inyong balitang showbiz na showbiz. Mukhang tuloy na tuloy na ang pelikulang pagbibidahan ni Lizeth Vargas at ang latest cute macho idol, si Aldrin Montenegro. Nakapanayam namin si Lizeth sa kanyang guesting na teleseryeng With Just One Kiss. And this is what she has to say tungkol sa balita. Of course, I'm so excited. Sa ngayon, inaayos na yung trip namin ni Aldrin, pati na din yung schedule. Kuya! 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 Bakit? Isa siya! Isa siya sa kanila! Sino? Isa siya sa kanila! Hinapin mo siya, kuya! Kailangan natin siya makausap! Anita, artista yan. Madali natin mahanap. Pero paano naman tayo makakalapit sa kanya? Sir, hindi naman kami manonood ng show eh. Kailangan lang makausap ng kapatid ko si Lizeth Vargas. Bakit? Nakilala ba kayo ni Lizeth Vargas? Hindi pa po, pero importante na makausap namin siya. Sorry, pero hindi talaga pwede. Sir, nakikita niyo naman may kapansanan tong kapatid ko. Importante lang po talaga, sir. Hindi kami nagpapasok dito na manlilimos sa mga artista. Kuya, hindi po kami nanlilimos. Ako po ang tutulong sa kanya. Sige na, umalis, umuwi na kayo. Sabi naman sa'yo, hindi tayo makakalapit eh. Tara na. Hindi pwede, kuya. Kanita naman. Hindi! Hindi po tayo aalis hanggat hindi pa natin nakausap yung babae. Ayan na siya! Guard, hayaan mo na. Nasaktan ba? Lizeth, kailangan kita makausap. Kuya, tara na. Alam ko! Alam ko ang tungkol sa babae at sa bata. Ano sinabi mo? Alam ko ang tungkol sa babae na kaputing damit na sumusunod sa inyo. Paano mo nalaman yung tungkol sa babae? Sino nagsabi sa inyo tungkol sa bata at sa babae na nakikita namin? Pumunta kayo ng probinsya. Binigay sa inyo ang tulay. Hindi ninyo alam kung anong ginawa ninyo. Binuksan nyo ang pintuan. Kaya sila nakadikit sa inyo ay dahil binuksan nyo ang pintuan. Paano mo nalaman? Kahit pinanganak na bulag si Anita, mas marami siya nakikita kaysa sa atin. Dahil ako rin ay isang tulay. Tulay ng ano? Ng mga kaluluwa sa kabila. Oh my God. You had to ask pa. Oh my God, Kajan. This is all your fault. Tinawag niyo sila at pinapasok. Sa Ouija board? Bakit sinasabi mo sila? Ilan ba sila na sumusunod sa amin? Ang babaeng nakaputi, ang bata, ang lalaki, at ang tatlong babaeng nakaitim. Sino yung mga babaeng yun? Ang tatlong babae ang may-ari ng pinaglaruan ng tulay. At ginamit nila ito para sa isang tao. Sino? Ang taong napakalaki ng kasalanan
sa babae, sa lalaki at sa bata. Nang tawagin ninyo ang mga kaluluwa, humingi ba ng kahit isa sa kanila ng tulong sa inyo? Oo. Humingi ng tulong yung babae. At umuo kayo? My ex-listen. Ang sabi ni Anita, sa oras na pumayag ng bubuhay sa kaluluwa, humingi ng tulong. Ito'y kakapit sa inyo. Anong kailangan namin gawin? Kailangan nyo tuparin ang pinangako nyo. Dahil hindi kayo matatahimik hanggat niyo tutupad ang pangako nyo sa kanila. Ipikitin niyo ang inyong mga mata at hayaan ang katahimikan ang bumalot sa kaisipan at puso. Mahal naming Ama, gabayan niyo po kami at protektahan sa mga kapangyarihan maaring manakit o manlin lang. Bigyan niyo po kami ng lakas nang matumbok ang aming mga pakay. Makamit ang kasagutan sa aming mga katanungan. Mahal naming Ama, hayaan niyong makasama namin ang inyong anak upang bigyan liwanag ang... Shhh! Pumigit kayo. Help me. Magpakilala ka. Ikaw ba si Sabrina? Gusto ka naming tulungan. Handa kaming tulungan ka. Pero kailangan namin malaman kung papaano. Justice. Pero papaano, Sabrina? Papaano ka namin matutulungan? Budoy. Ang asawa niya. Ang lolo ko. Ano? Ano sabi mo? Paano napunta sa'yo yung Ouija board? Nakuha po namin sa kahon na iniwan ni Lola Mili. Kasama po ng gamit ni Sabrina. Hindi yun ang kahon na iniwan sa inyo ni Tita Mili. Pinapatapon ko na yung mga gamit na yon. Lalo na yung Ouija board. Ayaw na ayaw namin ni Tita Mili na ginagamit ng papayon. Si Lolo ang gumagamit ng Ouija board? Oo. Ang sabi ng Tita Mili na ang papa ang gumagamit nun kasamang mga babaeng nakilala niya at inuwi niya sa bahay. Bakit po niya ginagamit ang Ouija board? Dahil desperado siya. Desperado pong ano? Makausap ang kanyang unang asawa. Kahit na nung pinakasalanan ng papa ang mama, at hanggang sa namatay na ang mother ko, hindi niya nakalimutan ang kanyang unang asawa. At alam din ng mother ko, until the day she died, that my father never loved her as much as he loved his first wife. Tita, that's why kailangan sumama sa amin ni Lolo Budoy. Gusto siyang harapin ni Sabrina.
Ang Tita Irene ho namin na nagbigay sa amin ng permiso para makausap ang Lolo Budoy ko. Gusto niyo ho ba tumawag pa ho ako ng pulis para lang makapasok kami sa bahay ng pamilya namin? Sir? May bisita po kayo. Si Irene? Nandito ang anak ko? Hindi po. Anak raw po ng pamangkin niyo. Anak raw po ni Estela. May kasama pong kaibigan. Bakit daw? Ewan ko po. Gusto niyo po bang makausap? Kung ayaw niyo po, edi paalisin ko na lang. Papasukin mo sila. Lolo Budoy? Lolo, baka hindi niya na ho ako naalala. Ako ho ang anak ni Stella. Bea ho ang pangalan ko. Si Enzo po. Magandang hapon po. Anong kailangan mo sa akin? Alam ko ho mahirap tong ire-request namin. Gusto sana namin kayo maimbitahan na bumalik sa lumang bahay na iniwan nyo kay Lola Milly. Bakit? Napunta ho sa akin yung Ouija board nyo. Lolo, nakausap ho namin si Sabrina. Gusto niyo ho kayo makausap? Ite! Sir! Sir! Tama na ho. Sumasama ho yung loob ng matanda eh. Ite. Harapin ko siya. Sir. Ilang taong kong hinintay para makausap siya. Ngayon siya tumatawag sa akin. Mahal naming ama, gabayan mo po kami at protektahan sa mga alagad na kasamaan na maaring mandinlang at magligaw sa kanilang mga kasagutan. Kami na po. At bulabugin ang aming mga pakay. Nabigyan ng katahimikan at liwanag ang paglalakbay ng mga naliligaw na kaluluwa. Pakinggan mo po kami, Ama, na nangangailangan bumalik sa iyong yakap at pagmamahal ang mga kaluluwa ng mga anak ninyo. Mahal na Ama, pahintulutan mong mahanap namin ang wastong landas na babaybayin ng mga nabubuhay bilang tulay sa mga pumanaw na at nang mabigyan ng pagwawakas ang anumang dalumhati na nararanasan ng mga nabubuhay at ng mga umisan na. Muli ka namin tinatawag, Sabrina. Binuksan namin ang pintuan upang maisaad mo ang gusto mong iparating sa... Justice? Sabrina, ngayon nandirito na si... Nandito na siya, Sabrina. Nandito si Budoy Sabrina. Sa... Sabrina! Huh? Sabrina! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Sabrina, hindi ko sinasadya! Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Hanggang sa araw na ito, ikaw lang ang... Anita! Sinungaling ka! Hayop! Sinungaling! Ginamit mo ako! Pinaboy mo ang pagkababae ko! Pinatay mo ang mahal ko! Huwag kang lalapit! Sinunod ko ang inutos nila. Sinunod ko ang lahat ng inutos nila sa akin! Sinaktan ko ang pinakamamahal kong tao dahil sinunod ko ang inutos nila. Bakit mo iiwan? Nangako ka.
Wala akong magagawa. Wala akong magagawa, Vince. Kailangan ako ng pamilya ko. Paano na tayo? Aray! Ano bang ginagawa mo? Tratuhin mo ako para hindi mo ako asawa. Pasensya ka na. Hindi lang ako sanay. Balik ka nga dito. Ay, masakit! Ano ba? Bakit? Ano bang ginagawa sa'yo ng nobi mo, ha? Ano bang ginagawa niya sa'yo para masarapan ka? Bastos ka. Nire-respeto ako ni Vince. Hindi katulad mo na parang inaalaga ang baboy ang babae. Nieta. Nieta, ha? Ano bang kahatian mo, ha? Pero kung maglandi ka naman sa abogado mong bulbos! Tiyadi puta! Sinaktan mo ako! Binastos mo ako! Wala kang tinirang respeto sa pagkababae ko sa pinaggagawa mo sa akin! Sabrina. Sabrina. Ikaw naman kasi. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kita minahal! Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin dahil binili mo lang ako! Aray! Oh, binili lang kita! Kaya gagawin ko lahat ng gusto ko. Dahil binili lang kita sa duha pang mong tatay! Binili lang kita kaya huwag kang magmalinis! Tiniis ko ang lahat. Hanggang sa makayanan ko. Ang kapatid ko lang ang nakakaalam ng lahat. Tinikman niyang humingi ng tulong sa mga magulang ko, pero ayaw nila. Ayaw nilang makinig. Dahil tinakot mo sila. Tinakot ng pamilya mo ang tatay ko. At pinabayaan nila ako. Lahat ng mahal ko, maliban sa kapatid ko. Pinabayaan ako. Mary Ann, mag-iingat ka. At huwag mong ipapaalam kahit kanino. Ibigay mo ito sa kanya. Paano ka makakatakas dito? Paano ka makakauwi ng Maynila? Sa birthday ng papa. Hindi siya makakahinding makauwi ako sa Maynila sa birthday party ng papa. Basta ibigay mo ito kay Vince, Mary Ann. Ito lang ang pagkakataon ko. Sino ang batang yan, ate? Si Alisa. Apo ng kusinera. Bumibisita lang mula Cebu. Mabait ang batang yan. Narinig niya ba tayo, ate? Alisa, halika. Halika dito. Mabait yan si Alisa. Hindi ba? Mabait na bata yan. Kamusta na siya? Ipinabibigay niya to. Tinuruan mo akong magsinungaling. Vince. Ikaw lamang ang makakatulong sa kanya. Pinuwersa mo akong gawin ng mga bagay na labag sa aking mga paniniwala! Demonyo ka! Demonyo! Bilisan mo, baka nandiyan na sila. Anong oras na ba? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Hayop ka! Hayop! Tama na! Tama na! Anong sabi mo? Tama na? Ginago mo ako? Pinindihan mo ako tapos ngayon? Tama na? But I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Huwag mo sasaktan! Ako na lang patayin mo! Ang bait mo namang kaibigan! Bunoy!
patay. Sasama na ako sa'yo. Hindi na kita iwanan. Hindi na ako lalaya. Sasama na ako sa'yo! At anong kapalit? Itong abogado mo pinagkakamatayan? Sige, mamili ka. Ate! Ate! Munoy, wag! Ang kapatid mo? Huwag mong gagawin sa akin to, please! Sa bagay, no? Bilang ebidensya sa pagmamahala natin dalawa, tutulungan kita. At tinakot mo kami. Ginamit mo ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya mong sinasanto lang ang pera para takutin kami! Sinabi mong sisirain mo ang pamilya ko! Napapatayin mo si Mary Ann at ang iba kong mga kapatid, oras na sabihin ko ang totoo! Hindi ka tao. Wala kang kaluluwa! Demonyo ka! Ano na naman palabas to? Bahala ka na sa gusto mong gawin, basta sabi ako, aalis na ako! Ah, ganun. Akala mo ganun ako kadali layasan? Ikaw ang dapat matakot sa akin. Dahil sa nalalaman ko tungkol sa'yo, Budoy. Tandaan mo, pwede kitang ipakulong. Alam ko ang ginawa mo at ang ginawang pananakit ng pamilya mo at ng mga pulis. Alis na ako dito. Ma! Tinatakot mo ba ako? Itawag mo ako! Nungiyak ako! Nungiyak ako! Ay, kawin mo na! Hindi ka naman nakasakasakan ngayon! Hindi ka naman nakasakasakan ngayon! Halika dito! Halika dito! Wait! May tawad mo ako! Sabrina! 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 Rason sa pagkamatay ni Sabrina. Tama kayo. Wala nang dapat makalampa na nagpakamatay siya. Matapos mong sinain ang mundo ko! Matapos mong patayin ang puso ko! Kriminal ka! Naghihintay si Satanas sa'yo! Wala kang kapatawaran! Mamatay ka. Ate! Magising ka na! Nandito po si Kuya Enzo! Ha? Bakit daw?
Sir, ako na po yung pinakuha. Wow! Ano yan? Breakfast. Alam ko na breakfast yan. Bakit ka nandito? Gusto ko lang masigurado na okay ka na. Ate, may naghahanap po sa'yo. Sino? Eh, may sasauli lang daw po. Sige, sige, tara. Sino naghahanap sa akin? Wala naman tao dito. Bakit nandyan yan? Halika, laro tayo. Thank you.